Hey guys, magandang araw, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back sa aking munting channel. So sa video ito ay magbibigay naman tayo ng munting idea at kalaman kung paano nga ba gumawa ng request letter or reassignment of post or ano ba nagre-request kayo ng magpapalipat kayo ng pwesto. Okay? Siyempre, kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ay inanyaan ko pa kayo na mag-subscribe. And of course, i-hit nyo rin po ang notification bell para updated pa kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. And of course, huwag nyo po kalimutan mag-share, mag-like, and of course, mag-comment down below kung ano po ang inyong tanong o yung request sa ating video para kahit paano ay magawan po natin ang paraan. Okay? So, ito po ay requested video ng ating 5-9. Ayan po, no? So, kung paano daw bago mo ang request letter, kung magpapalipat no ng pwesto. So syempre pagbibigyan natin at syempre gagawin natin kung ano yung mga request niyo. Okay? Syempre kung mayroon pong gusto mag-request regarding sa paggawa ng report, so i-comment niyo lang po down below para gawan po natin ng paraan at gawan po natin ng sample, no? So mayroon po ako dito ng ginawang sample report ng request letter for reassignment or magre-request kayo halimbawa ng magpapalipat kayo ng pwesto, no? So syempre hindi naman po lahat ganun ay naaprubahan. Siyempre, depende pa rin po sa inyong agency kung aprubahan kayo. Kasi siyempre, kung trabaho ang hanap po ninyo, no, kahit malayo, eh siyempre, tatanggapin po natin. So, yun mga pabinin, ito na po yung sample ng request letter po, no, na nirequest sa atin ng isa nating 5-9. Request letter ito for reassignment or nanghingi siya ng or nagpapalipat siya ng pwesto, no. So, ito mga 5-9 ay halimbawa lamang ito, no, ay ginawan-gawan ko lamang ito ng mga dahilan kung bakit siya magpapalipat. Kumbaga, no? So, syempre, kapag gumawa kayo nito, kayo na po maglagay ng dahilan nyo. Yung syempre, yung totoo kung bakit kayo lilipat or kung bakit kayo nagre-request na magpalipat ng pwesto or detachment. Okay? So, syempre, sa unang-una po, syempre sa unahan, ilagay pa rin natin yung pangalan ng ating agency. Yan, halimbawa, no. Then, pangalan ng inyong pwesto kung saan kayo naka-assign sa inyong present na pwesto, no? And of course, yung address po ng agency. So, tandaan pa natin mga 5 na kapag gagawa tayo ng request letter at papunta sa ating agency, no? So, syempre, ang gagamitin nating address dyan sa baba is yung address ng agency kasi papunta nga yung report mo doon. So, syempre, kung dyan lang sa detachment ninyo, gagamitin yung report or dyan lang kayo gagawa ng inyong request letter, so, yung address syempre ng inyong detachment lang ang ilagay nyo dyan, no? So yan po, syempre sa baba ilagay po natin yung date for through subject. Okay, so sa date ilagay po ninyo kung kailan nyo ginawa yung inyong request letter. Okay, so sa for syempre ay i-address po natin yan sa ating operation manager kasi syempre hindi naman makapag-decide ang inyong detachment commander na ilipat kayo ng pwesto. Siyempre, dadaan pa lang kayo sa agency nyo. So, siyempre, address natin yung report natin sa ating operation manager sa agency. Okay? So, sa 4, siyempre, lagay natin, halimbawa, yan, Mr. Dimakulangan Edgar, operations manager. Yan. Then, sa true, so, ilagay po natin dito ang inyong official or inyong OIC dyan sa true. So, siyempre, due respect sa kanyang posisyon, hindi naman pwede na mag-request tayo ng reassignment or ng ibang pwesto na magpapalipat tayo ay didirekta tayo sa agency. Siyempre, due respect sa posisyon ni OIC or ng inyong officer dyan kung saan ka naka-assign na detachment, siyempre, ituturo mo sa kanya yung inyong request letter para siya na mag-forward sa agency. Kumbaga, may idea siya na nagre-request ka for reassignment. Okay? So yan, alam ba, true is o dinatoto Abner Detachment Commander. Okay? So, dyan sa subject, siyempre, ang ilalagay po natin dyan is request letter. Okay? So, sa request letter, ilagay natin sa baba, no? Re. So, ilagay natin dyan, reassignment of post, no? So, siyempre, yun nga, nire-request mo na gusto mo magpa-reassignment or magpalipat, no? So, yan. So, sa baba, ilagay po natin, sir. So, mga pabinahin, paalala ko lang, halimbawa lang po ito na request letter. So, siyempre, kung ano po yung mas maganda na gagawin ninyo dyan, so, mas mainam po, no? Yung siyempre galing sa inyo. At siyempre, yung mga dahilan dyan, siyempre, pawang katotohanan lang, no? Ayan.
Sir, the undersigned would like to request in your good office to please allow me to reassign a new post or other detachment that is a little closer to my house. So, halimbawa, nahirapan siya na sa kanyang biyahe, kaya lagi siyang nalilate or medyo alangan yung pamasahe niya. So, siyempre, yung mga ganitong mga request, mga pamilyan, ay hindi ito 100% granted, no? Dahil, siyempre, depende sa agency kung pagbibigyan ka. At siyempre, kung baguhan ka pa lang sa agency, so, hindi ka siyempre sigurado pagbibigyan. Kasi nga, trabaho ang hinahanap natin. So, siyempre, pag-apply mo sa agency, kahit saan kayo assign, dapat tanggapin mo. Dapat ay flexible tayo. So, siguro, magiging applicable lang itong mga ganitong request kapag medyo matagal ka na sa agency at medyo pinagkatiwalaan ka na, na i-considered po nila. Pero kung siyempre, kung baguhan ka, yun nga sinasabi ko, kailangan maging flexible tayo. Pag bago tayo sa agency, kahit saan tayo assign, dahil trabaho ang hinahanap natin, siyempre, tanggapin natin. Okay? Due to my mother was sick and I really lost a fare every day for transportation. So, halimbawa, yun nga, ano sinasabi natin, halimbawa lang yan, mga 5-9, no? Kumbaga, talagang lugi ka sa pamasahe. Kumbaga, sa biyahe mo, sa sobrang layo, siyempre pagkain pa yung... So, sa baba, ilagay natin, hoping for your very favorable consideration regarding to my request. Thank you and God bless. Yan. So, siyempre sa baba, ang ilalagay po natin dyan, tandaan natin, kapag request letter, ang ilalagay po natin sa baba is requested by, no? So, then, lagay po natin yan yung pangalan ninyo, then, pirmahan po ninyo. Yan. So, yan mga 5-9, hopefully po, no, ay nakatulong sa inyo yan, na maging guide po ninyo at nakakuha kayo ng kunting idea kung sakaling gusto nyong gumawa ng request letter. So, yun, maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay kahit papano ay nakatulong po sa inyo at nabigyan po kayo ng kunting kaalaman sa ating ginawang request letter, no? So, yun mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.